So hello mga babs, welcome back to our channel. So for this video, this is just going to be a short video. I'm going to talk about my golden barrels. Tapos, yung naging effect nung two different pots sa kanila. Yan. So these golden barrels or Echinocactus grisonii are imported from Thailand. So in-import ko siya, yung size niya is 2 inches lang yung diameter. So, maliit-liit. Mas malaki lang ng konti sa 10 piso. But, after 5 months or 6 months, ganito na yung itsura niya. And as you can see, there's a noticeable difference sa dalawang to. This one is planted in a clay pot. This one is planted in a plastic pot. Yung difference lang nila is yung pots. Because almost same lang naman talaga yung size ng pots. Medyo mas mataas lang to tingnan dahil meron siyang paa or parang yung stand. Yan. Pero almost same yung diameter. Almost same lang talaga siya ng taas. Same soil mix, same watering schedule, same yung sunlight exposure. Pots lang yung pinagkaiba. So, bakit ba ito, itong pot na to, yung golden barrel dito, mas maliit compared dito? In my experience, pag gumagamit ako ng clay pot sa mga cacti as well as succulents, especially pag kinocontrolled watering mo siya, or meron siyang mapagkukumperan or compare ng size, mas maliit o mas mabagal talagang lumaki yung mga succulents dito sa clay pot compared sa plastic pots. One reason is because clay pots, it prevents overwatering, so mabilis matuyo yung soil mix mo dito, meaning mas konti lang yung time ng plant mo to absorb the moisture in the soil. Unlike sa plastic pots na mas maraming time yung plant to absorb the moisture from the soil. So, mas maraming chance niya or mas marami siyang time to absorb the nutrients and the moisture from the soil. So, mas lumalaki siya. Compared dito sa isang nasa clay pot, medyo kailangan mo siyang tubigan frequently para lumaki rin siya. Pero pag same yung watering schedule mo, mapansin mong mas mabagal lumaki yung nasa clay pot compared sa plastic pot. But hindi ibig sabihin nito na plastic pot yung i-recommend ko palagi, especially for beginners. Clay pots pa rin for beginners because it's very porous, it prevents overwatering, mabilis matuyo yung soil mix mo, so mapaprevent yung rot. Pero pag ikaw naman ay sanay ka na, marunong ka na mag-controlled watering, kaya mo nang alagaan yung mga tanim, I would prefer plastic pots because unang-una, mas lightweight siya. And mas maganda siyang tingnan. Pero pag yung mga pots nyo naman na clay pot is terracotta, yung smooth finish, maganda rin yun. Ito kasi sa akin, yung parang sunog-sunog, yung mga ganyan. Yung normal lang na clay pot. Yan. So, this is just a short video. Papakita ko lang talaga yung difference. Yan. Ng clay and plastic pots.